good morning. Hi, good morning. Okay, so first, I just want to ask you, do you believe in to see is to believe? Just answer yes or no. To see is to believe? No, I'm not. So you don't believe in God? Why? Okay, that is a very hard question because in the first place, I was asked if I believe in to see is to believe. And now you were asking me if why I don't believe in God. I don't believe in God because I do not see God in front of me. I do not believe in God because I haven't seen or haven't touched Him. No one believe in Him because no one describe His own personality. But mind you, I am here to express my own answer regarding with that question because I know for a fact that whether I don't believe in God, this is just the word God itself. But what I believe in is that there is what we call God Almighty. As long as you know that you are doing the right thing, as long as you know to yourself that you are doing the good thing for the benefit of the other, I know to myself that when the time that I don't believe in God, there is a time na magpapantay po ang aking mga paa, pipikit ang aking mata, at masasabi ko po, may Diyos pala. Dahil sa mga oras na gumawa ako ng kabutihan, ang mga oras na ginagawa kong kabutihan, ay dito ko malalaman na ang Diyos ay makakasalubong ko. At masasabi niya, anak, ako ang iyong ama. Kung hindi ka mananiwala sa akin, ay maaaring bigyan pa kita ng oras para maniwala ka. Dahil sa lahat po ng mga bagay na hindi natin pinaniniwalaan, tandaan po natin na merong God who will always remind us that your time is not already up. Or what I should say, time is up. So I should say na whether we like it or not, meron man pong Panginoon sa harap ko o wala, gagawa po ako ng kabutihan dahil alam ko po na bandang huli, hahatulan po tayong lahat. Hindi mo man siya kilala, hindi mo man siya nakita, pero ang pinakamahalaga, gumawa ka ng mabuti. Dahil kailanman, hindi tatanungin ng Diyos kung anong kasiraan mo, anong nagawa mo. Pag nagpantay ang iyong mga mata, pumikit ang iyong mga mata, sasabihin mo, Diyos ko, salamat dahil nakilala kita. That is my answer to your very hard question. I hope that that could definitely give and remind everyone that for us to remember na kahit hindi man natin siya kilala o hindi man natin siya gustong kilalanin, ang ilan man dito ay hindi nagsisimba, ang ilan man dito ay hindi naniniwala, kagaya ko dahil hindi natin nakita, gumawa tayo ng mabuti dahil baka dumating panahon, makita natin siya sa panaginip o sa ating susunod na buhay. That would be all. Thank you so much. So, Angel! Hello. Angel! Hello, the boxing. Hello. 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 How are you? I'm fine, thank you. Yeah. How about you? I'm good, I'm pretty good. I'm relaxed, are you? Yes, I'm relaxed. Nice to hear that then. Bumunod ka na. Isa lang. Kailin Bularas! Good morning, candidate number 4. Good morning po. Here's your question. Do you think plastic surgery is a good option for people who do not have natural good looks? And why? Again, do you think plastic surgery is a good option for people who do not have natural good looks? Why? Okay. Pakitagalog po. Charis! Ikaw na magtagalog. Visit ka. Sa tingin mo, ang plastic surgery ba ay isang magandang... paparetoke ba ay isang magandang... way o paraan? Paraan, yeah. Okay, kaya mo naman pa-plastic. Ikaw talaga na correct. Ayan. Okay. Okay, go. Answer mo na. Oh, ayan, sagutin mo na. Ay! Tignan nyo ako. Itong aking magiging kasagutan ay aking opinion lamang. Sana wala pong magalit na mga transgender po pa sa akin. Sa aking pangangatawan, hindi ako binigyan ng magandang muka. Hindi ako binigyan ng magandang katawan. At hindi rin ako binigyan ng mga kinis na balat. Ngunit hindi po ako magpagpagawa ng aking muka upang magustuhan ng nakakarami.
dahil naniniwala po ako kung ano ang binigay sa'yo ng Diyos Ama, makontento ka dahil ikaw yan. Ah, dahil ikaw yan, magpasalamat ka dahil ikaw ay nabubuhay dito sa mundong ibabaw. Kung ikaw man ay transgender, wala naman akong pakialam kahit magpagawa ka na magpagawa, ngunit intindihin mo kung saan ka nang galing. Ayun ang ating pong may kapal. Maraming salamat po. Oh, magdamit ka at makalamiging ka, iha. Yung hello. Hello po. Feeling nervous. Siya ba yun? Parang lumiit siya. Feeling nervous? Nothing. Okay, go. Pick one. Kung may makikilala ka, o kung may makikita ka na may impluwensyang personalidad, ano ang gusto mong matutunan sa kanya? Uulitin ko, kung may makikilala ka or may makakasalamuha ka na personalidad, ano ang gusto mong matutunan sa kanya? Oh, naintindihan mo? Pwede ko po bang malaman ano po ibig sabihin ng Thompson? Ano po po? Personalidad. Or personal. Personalidad, ibig sabihin sikat na tao. Okay. Pwede ko po ulit ng tanong. Kung may makikilala ka o makakasalamuha ka na personalidad, ano ang gusto mong matutunan? Tama ba? Sikat. Sikat. Okay, ulitin ko. Mas pababawi natin. Kung may makikilala ka na tao, artista man, artista or sikat na tao, personalidad or politiko, no? Anong bagay ang gusto mong matutunan sa kanya kung sakaling kayo ay magkita? Okay. Thank you for that wonderful question. Yes. Ang tanong na ni Atang sa aking dalawang balikat ay kung may makikilala daw po ba akong personalidad o artista, ano nga daw po ba ang gusto kong matutunan sa kanya? Tama po ba ako? Ayun ho, ay kung paano niya po nalalabanan ang mga nambaba sa social media. Why should I say so, ladies and gentlemen? Pag sinabi po natin mga artista, hindi lang ho lahat sila, hindi lang ho sila nagbibigay saya sa television. Ngunit, sila din ho ay binabasa sa social media, kagaya na lang ho ng natiratalakay natin ngayon, na mga personalidad, kagaya ho nila Zainab Harake, na isang influencer, na kung saan ito ho ay nagiging kaaway niya ho si Wilbert Tolentino. Ang gusto ko lang ho malaman sa kanila, ay kung paano ho nila nalalabanan ang pambaba sa kanila. Yun lamang ho at maraming salamat. Thank you, candidate number 15. Huh? And also to the panel board of judges. Barbie, I love you daw. I love you too. Babasahin, Barbie. Hindi ko nabasahin, limit ako lang. Magkakaroon ka agad ng idea. Huwag mo ako minamanduhan ha. Bakit hindi? Ako ang host guest ka lang. Hindi, walang magpapasaya dito. Tama yan. Oh, makinig ka. Yung katanungan ay babasahin ng dalawang best ng ating hurado. Makinig mabuti. Hi. Hello po. Hi, good morning. Mind ko yung dress ha. Okay, if you could change or create any law, what would it be and why? Again, if you could change or create a law, what would it be and why? Okay. Kung meron daw po akong papalitan sa aking batas at babaguhin, ano ang aking ipapalit? Tama po ba? Yeah. Okay. Naniniwala po ako na dito sa ating lipunan, may mga batas po tayong dapat sundin. Meron po tayong mga batas na nakalaan upang maglabungin dito sa ating bansang pinagagalawan. Kung meron man po ako na batas na papalitan dito sa ating lipunan, at ang ipapanit ko nito ay ano, ito ko ay batas na illegal logging. Gusto ko kung siyang tanggalin dito sa ating batas. Bakit? Dahil naniniwala po ako ng illegal logging ay hindi po natin matatakasan dahil maraming mga tao ang nangangailangan ng hanap buhay. At kapag nag-illegal logging po sila o namutang sila ng puno, maaaring nila mapakunabangan yung mga puno na yon. At ang ipapanit ko ay ang reduce and use recycle.
nakunta mo dahil dito sa ating mundo, bawat single individual may kakayahan mag-reduce ang iyong recycling na kahit simpleng basura lamang kung na nakakita natin sa daanan, pwede natin i-recycle at magtalumpong tayo ng hanap buhay dahil naniniwala po ako na ang kalikasan ko ay kaya mabuhay tayong walang tao. Ngunit ang ngunit tayong mga tao ay hindi mabubuhay nang wala ang ating inang kalikasan. Maraming salamat po. Okay, thank you, candidate number 16.